Okay, wow. Sayang naman ito, sir. Okay, tayo. Lubang makina. Oh, really? Antik. Ayan, oh. Ah, magkalo na Maria na. Ay, oo nga, no? Doon pa. Mahugmo daw. Paano mahugmo? Babagsak. Ah, babagsak. So, yung may-ari ng bahay, kinahoy niya yung ano, ginawa niyang panggatong. Kaya naubos daw yung mga kahoy ng bahay na ito. So, ibig sabihin... Approaching to that old house that is the house of Leon Malinaw. Leon Malinaw. Wow. So makikita nyo talagang all wood, ano? Mula taas hanggang baba. So mga anong familiar ka sir, anong taon ito? Ito mga 1930s siguro. 90s mga ganyan, no? 1930s, no? Ayo, may. Mayong bunta. Tag. Hoy. Natay. Diba? Tingnan niyo yung lutuan nila, oh. Budget na taas diyan, ah. Okay at kami, kuya. Oh, para makita natin yung taas. Oh, ang cute ng papi. Okay tayo. At tong kagawasan. Grabe. Ang tarik ng bahay. First time ko talaga makakyat sa bahay. Ah, talaga po? Taga rito na kayo sir niyan, ha? Wow. Usually, we just took pictures out from the outside. Opo. Oh, yun lang. Yung mga original na kalyado niya. Mm-hmm. Wow. Look at the flooring pa. Oh, matibay pa naman. Matibay pa na nga ba? Inanay yung post ko. Ayaw nga. May anay na to. Talaga? Wood. Saka sir, no, ramdam mo sir, hindi mainit dito sa loob, no? O nga po sir, no, pwede pang i-restore. Actually, one of the peers yung samahan na ito sa game over sa office. Mm-hmm. And then for their plans also to make this one for the afternoon news, gagawin at ang parangkainan sa baba. And nagpo-progress pa siguro yung plan. But it's good. Nanay na to, oh. Pero tigas pa din. Usually kapag mga ordinaryong kahoy, pag ganitong inanay,
makikita mo na lang parang malambot na siya or bukbok na talaga. Ito matigas pa rin 'yun. Slide siya, slide. Yeah. It's still working. So ang pinapakita namin sa inyo is yung structure ng bahay. Kasi from outside, very interesting yung bahay. Kasi all wood, ano? Diba? So, kayang-kaya pa itong i-restore itong bahay nila. Diba? It only shows that there was abundant roof in it. Ay, ito sir, malambot na. No? Ano, oh. Kinain na talaga siya eh. Malambot na sir, no? It's still quite strong. Yung sa ilalim niya, medyo hollow na siya dahil siguro sa anay. Sa katagalan ng panahon. Oo. Tapos ito, at least it's still working, no? Still working. Sliding window. Door. Sliding. I mean, sliding window. Ganyan pala siya. At least, sir, nakapasok ka na, sir. This is my first time actually to get inside this house. So, taga-Jimenez ako. And this, I'm so amazed. Di ba po? Iba talaga yung nasa labas lang eh. Kesa yung mapapasok mo talaga sa loob. Usually, we just took pictures from the outside. Yung external, ano lang, ng bahay. Pero iba pala. Tsaka, kung nandito tayo sa loob, paano, ma-feel natin yung how is it to live? During that time, yes, no po, back then. Tingnan mo yung doorknob. It's an old kind of doorknob. It's this one is porcelain. Yeah. Oh, nga, no. Porcelain. Wow. It's still working. Okay. Look. Hindi na lang nag-work yung mechanism ng lock. Oo. I think it will still work kung lalagyan lang ng oil. Ng oil, yes po. Tapos sa gawa na lang ng susi. Yan po? Yes. Mga 1920s. Ito na yung problema, paano bababa? Ah, sige po. Isa-isa na lang. Dito medyo marupok na, no? So kaya rin siya ganito, parang narupok na siya kasi pag nababasa, umuulan, ano? Okay. Kaya ganito na yung itsura niya, no? Sir, dahan-dahan, sir. Yes. So baba na tayo. So naalala ko yung hagdan namin sa Cagayan Valley, ganito rin katarik. Noong ako ay 8 years old hanggang 15 years old. Yan. Ako, yan yung nanay. Sana hindi mangagat. Whoa, another one. Parang ano siya sir, ano? Duplex ba tawag dito? Parang ganun, nung araw. This nung could araw. Be the original. Okay. Tapos ang nangyari, parang nasira yung harap niya dito. Oo. Ni-renovate na nila. Yung tapos dito, nilagyan na ng tiles. Ng tiles, yeah. So, I think we have to imagine that the house is from here to there. Oo. Oo nga, no? Hanggang doon siya. Pero yun, I believe it's still the original one. Ito lang yung binago. Oo. So, there could be windows here during that time. Kasi meron pang windows ngayon. And the design could be like this.
nasira na siya dahil sa katagalan ng kami. Ito yung ancestral house ng spouses Boy Rivera at saka Lilia Rivera. Ma'am Lilia Rivera used to be my teacher in grade 2. Ah, talaga po. Yes, in grade 2 at Jimenez Central School. Opo. Ito yung ancestral house nila. Opo. Ganda, no? Para siyang isang bahay sa magkaibang world. Kasi luma and parang modern ng kalahati, no? Okay na. Salamat. Salamat po. O, akit na ulit tayo, sir. Sakay na ulit. Sakay na ulit. Oo. So ito, sir, mga ano na to, no? 1950s na din to, no? No? Yes. Post-war na yan. Oh, post-war na. Diba? Balik ka na, sir. Okay. Akit na tayo. Tayo. Sakay na tayo ulit. Sakay na tayo. Sakay na tayo. Dito. Sereno dati. Nang alin po, sir? Yung family ng mga Sereno. Then later, ito ang magmamayari or nakatira na yung spouses na ang family name is Vosotros. Yun. All wood din, sir, ano? Yeah. Pero yung baba parang inayos na nila ginawa ng bato, no? Most of the ancestral houses, yun sa baba, inayos na nila, lagyan na nila ng cemento. Oo. Tsaka para, ano na eh. Para hindi na rin babagsak. Oo nga po, sir. Yes, tama. Tsaka salamin na yung ano, bakal yes, na, sir, ano? Hindi na tayo sa ano. Okay, so isang ruin na bahay, all wood na bahay, pero sira na siya. Tapos yung pormiso, kasira na rin. So yung may-ari ng bahay, kinahoy niya yung ano, ginawa niyang panggatong. Kaya naubos daw yung mga kahoy ng bahay na ito. So ibig sabihin, wala na siyang interes sa bahay, ano. Tapos ito pa yung isa. So sir, hello sir. May hapon niya. Ayong hapon. Ayong hapon, may good time pa niya eh. Hi, sir. Okay, so pinapapasok tayo. So ilang taon na itong bahay, sir? Ha? Ilang taon na to? Hindi ko alam to kung ilang taon to. Siguro matanda na to kasi. Matanda na. Maliliit pa kami eh. Ah, ganun po. So bahay po to ng mga magulang nyo? Opo. Nandiyan pa kayong mga karaan niya, ano, yung mga... Meron palang mga, ano... Yung mga man-antik. Makina. Oh, really? Antik. Ayan, ano. Ay, oo nga, no? Doon pa sa loob, meron pa. Ano ito, kaban? Parang bao. Baol. Ang brand name is... Grabe, oh. Sabihin mo kay Sir Michael, kunin na niya. Oh. Butaka ba yun, sir? Ay, oo nga, pero ano na siya? Oh. Old rocking chair. Ay, rocking chair. Sir, yung isa lang. Ang sauna
sir, no? Ano pag tagit sa kuwan? Pwede pa, no? Yung ano niya, sir, no? Yung kahoy? Pwede pa yung kahoy. Oh, restore na lang siya. Oh. Kahit dagdagan na lang dito. Ayan. Wala siyang kabilang ano, sir? Meron siya, pero I believe... Natanggal na, sira. Natanggal na siya sa dahil sa kalumaan. Pero it's still... pwede pa siya i-restore. Restore. With that still? Pwede siya i-restore? Hello! Tahol-tahol. Sus. So, ito yung pinakasilong ng bahay. Kay Chubero. So, nakakatawa kasi may mga antik pa silang gamit. No? Oh. Hello, huwag kagat-kagat ha. Uy, mga banga. Ito yung mga kapag nilagyan mong tubig, malamig pa rin. Old dispenser. Water dispenser. Oo. Old version. Totoo. Gumagamit pa ba kayo niyan, sir, ngayon? Yes, meron kami ganyan sa bahay. Malamig pa rin. Malamig pa rin, sir, no? Tatlang araw na. Sir, pwede takasaka? Hugmo. Ha? Sarado po. Mahugmo daw. Paano mahugmo? Babagsak. Babagsak. Ah, babagsak. Wala lang ano. Wala lang kalsyo. Kalsyo. Kulang. So hindi tayo makakaakyat kasi marupok na raw yung taas. Hindi na rin daw sila umaakyat kaya hinarangan na lang nila. Para yung mga bata hindi na rin umakyat sa taas. Kasi delikado, no? So yung mga lumang bahay, typical talaga yung silong ay ayan, manukan, 'di ba? No? Pero sana makita natin yung taas, no? Ano sir, sabi mo wala ng calcium? Walang potassium? Hindi pinaggatas? Kulang ng protein. O, protein, no? Adobo, chicken adobo. Ito yung mga native chicken na tina. Native chicken, adobo. Naghinay-hinay yung kuwag sublog. So, Patos daw yung last name ng may-ari ng bahay na yan. Pato? Patos. Ayan. So, ang sinabi niya, unti-unting tinatanggal yung mga kahoy, pati yung hagdanan, kaya hindi na tayo makaakyat. Opo. Dahil ginawang panggatong sa luluan. Ah, so, kaya. Kung ganyan, talagang mauubos. Ubus na sa nga, o nga po. Sayang yung kahoy kasi luma siya, tapos hardwood. Oo, ginawa nga lang ng panggatong dito. Sayang. Dami-dami dito, sir, ha? Oo. Kasi kaya nga, ginagawa natin yung video ito para opo malalaman ng mga tao that they have to appreciate heritage and culture. Opo. Upang ma-preserve natin yung alaala ng mga lumang bahay. Mm-mm. So it is something that we need to call the attention of everybody. Kasi lalo na yung mga bata ngayon, mga Gen Z ngayon, hindi na wala ng halaga para sa kanila. Opo, totoo. So it is something that we have to preserve because it is our cultural heritage. Tingnan mo, kahit yung kahoy na luma, hardwood, ginawa na lang panggatong. So wala nang sabihin, sinusunog na lang siya. Oo, parang wala nang halaga sa kanila 'yon. Wala nang halaga. Parang typical kahoy na luma na lang sa kanila. Para no? Sa ating nakakaintindi in terms of preservation ng culture, medyo masakit. Oo nga, sir, totoo. Kahit hindi sa atin, hindi opo tayong mamay-ari. Totoo, sir. One thing that the local government unit of Jimenez has to promote, emphasize to the people that it is really something serious. Because as you can see, the houses are deteriorating. Yung mga original na mga may-ari,
wala na, namatay na. Tapos yung second generation, karamihan sa kanila, namamatay na rin. So yung third generation, wala na rin hilig. Wala nang hilig. Oo, na Manila na iba. Oo. So yan ang nangyayari. Opo. Totoo po. Maraming salamat, Sir Michael. Thank you po. Unti-unti na. O baka may ah. Ang mag-replace na ganyan. Kasi puputol naman. Okay, wow. Sayang naman ito, sir. Oh, ito yung ancestral house ng family Jimeno. Jimeno. Wala na. Oo nga, sir. Wala na. Diba, mga kay Jovero? So, syempre, hindi naman natin pwedeng sisihin yung mga may-ari ng bahay na ganito kung bakit napabayaan. Diba? Kasi yung second, third, fourth, kung umabot man ng fourth generation, ano, yung iba kasi sa kanila hindi na ito yung healing nila. Ano? Or yung iba naman nag-migrate na sa ibang bansa. Hindi na nila naalagaan itong bahay nila. And so maraming dahilan. Kaya minsan ang hirap mag-judge sa isang bahay. Pag nakakakita tayo ng sira-sira o hindi naayos, mahirap magsabi ng dahilan. Kasi hindi naman natin alam kung ano yung historia, no? Kahit hindi sa atin yung bahay, ay nakakalungkot ano, na makakita ng mga ganitong lumang bahay. No? Pagpapakinabangan niya? Oo nga, sir. Oo. Kahit parte na lang ng bahay yung kasi-save nila. Totoo po, sir. Pero yung mga ano niya, sir, no, wala na, no? Mga haligi, no? Yung haligi, meron pa. Pero I don't think it is still strong until this time. Oo. Meron pa, oh, yung door. Banda doon. Para nakakatakot na dito. Para may ahas na, sir. Mm-hmm. Huh? So, yung parte dito, nag-collapse na siya. Doon sa sobrang kalumaan niya. Para may nakatira pa, sir. Dito sa baba, no? Hindi, yung may-ari pala dito, lumipat na dyan. Yung may-ari ng... kulang sasakyan. Ah, yung okay. Dito. So lumipat ni sila kasi lumipat na sila. Bumigay na. No? Pwede pa magpakina ba ngayon? Ayun o, louver. Ito. Tapos 'di ba nauso yung jealousy? Jealousy ba tawag doon yung naging salamin na yung ganito? Wala na, hindi na siya. Wala nang nakatira sa loob. Yung nakikita ko ba suha ba 'yan? Suha. Suha? Yes, suha. Oo nga, suha nga, no. Sarap. Tingnan mo yung doorknob niya, porcelain pa. Yung kagaya nung nakita natin kanina, sir. Okay, so dito tayo sa kabilang side. So pag ganitong mga bahay, hindi mo na talaga 'to pwedeng tirahan kasi yung mga ano niya, haligi, mga wall, ayun oh, nagka-crack na oh. So anytime pwede siyang gumuho, no? So, eto naman daw mga kay Chubero, ancestral house ng mga Balmores. So, may nakasulat po.
Jose de Valmores, abogado, notario, poblasyon, publiko, ayun. Leo de Valmores, electrical engineer. For plans, estimates, and installations. Oh, Dr. Celso Jr., physician, surgeon. Con doctora Purificación Salem Valmores, lady physician, women's and children's diseases, nursing services by appointment. So yan yung mga anak nila na may degree. Opo. Ito yung sinasabi mo kanin. Kahapon yata sa ano nung sinabi mo. Iba yun. Ay, iba pa ba yun? Yun sa babae, ah. Yung mga Ah, okay, okay. Pero ito sir, mga anak din ito, ano? Yes. Oh. Pero parang wala nang nakatira dito, sir. Parang wala na ata dati. Oo, oh, wala na eh. 2016 ata meron pa yun. Ah. Tsaka inaanay na rin, sir, oh. Huh? Naanay na yung bahay. So ito pa yung isa oh, mga kaytubero. To, parang napuno na siya ng mga ano bang tawag sa halaman na yan? Yung gumagapang sa walls. Parang ruin na ito, sir. Ay, ruin na nga siya. Sayang. Oo. Oo nga, no. Ruin na pala ito, sir. So, ito yung mangyayari sa bahay mo kapag ano, oh, kinain na siya na ng anay, oh. Yan, oh. Sayang. Sir, di ba kapag mga ganitong kalumang bahay na hindi naman ginagamit, di ba prone na ito sa fire? Yes. At no? Saka ano talaga, the owner has to apply for a demolition kasi kasi subject natin yung siya for assessment. Opo. Kung findings ng assessment is talaga for demolition na, that's the time you have to give permit for demolition. Demolition na, no? Mm-hmm. To kaninong bahay ito, sir? Alam niyo po? Actually, ang may-ari doon, oh. Is yun din ang may-ari nito. Ah, yung spouses lagi na. Oh. Same lang yung may-ari, no? At ayan, ito po. Oo. Wala na ito, mga kaytubero. Anytime, pwede na itong gumuho. Oh? Pero maayos yung ano, yung pintuan. Diba? Tinipin natin ulit yung loob. Ayun o. Diba? Wala na ito. Tsaka kita nyo naman yung sa may taas. Oh?